good day mga ka-coffee, no? Medyo iba yung setup natin ngayon kasi work from home tayo, sabi nga nila, no? So nandito kami ngayon, nagsa-setup tayo ng laptop, and then nakikita mo to. Dito ko nilalagay yung cellphone ko kapag nasa trabaho na ako. Nang sa ganun, pati yung mga nagme-message sa messenger, text message, ay makikita ko pa rin. So ngayon, meron kaming webinar about learning continuity plan. Pasensya na, hindi ko pwedeng iparinig sa inyo. So yun ang trabaho namin for this day. So mamaya, balik tayo dun sa enrollment, no? Yung mga nagme-message kung paano mag-enroll para sa darating na school year. Trabaho muna tayo. Okay, mga ka-coffee, we're done with the webinar po for today, no? So napag-usapan namin kanina our learning continuity plan. So medyo madugo, but still it's part of our job. Kailangan magkaroon kami ng plano dito sa new normal ng ating education. So wala munang face-to-face learning kagaya ng direktiba ng ating presidente na sinangayunan naman ng ating secretary Briones, no? Yung face-to-face so far ay suspended or cancelled hanggat walang bakuna base dun sa nabanggit sa balita at saka sa official statement na rin ng DepEd. So after the webinar, so nakapag-reply na rin tayo dun sa mga nag-message regarding sa enrollment. So nakakatuwa, no, kanina may mga nagme-message sa akin kahit hindi naman sila sa school namin na mag-enroll bagkos sa elementary. So we provided yung link na pinost nung elementary school na malapit sa amin, and then sila na yung nakapag-enroll doon sa sarili nila with the konting assistance lang. So this time, habang hinihintay natin na may mag-message para sa enrollment, we need to study. Pag-aaralan naman natin ngayon yung MELC or the most essential learning competencies na inilabas para sa taon na to. So doon sa MELC, makikita mo kung ano yung mga the most important lang, sabi nga, or the most essential learning competencies. So yung dating maraming competencies na meron kami sa aming curriculum guide, this time medyo kumonti sila. And then yung mga pag-aaralan natin dito sa PDF file na meron tayo habang inihintay natin yung mga bata na mag-message o kung magulang na mag-message regarding sa enrollment. So yun muna, no? So yan, no, tapos na nating basahin yung most essential learning competencies natin na binuksan kanina. So far, nag-focus muna ako doon sa first quarter. So after reading the most essential learning competencies, I check my Facebook kasi mostly ito yung ginagamit na communication ng mga magulang ng mga bata sa amin. So based on the Facebook, no, nakita ko rin yung mga kasama nating teacher, lalong-lalo na si Ma'am Jaisel, our napakabait na registrar, no. Lagi siyang nagpo-post na ini-enroll niya yung mga bata, especially yung mga grade 7 na nag-i-inquire. So yung mga nagte-text, nagme-message sa Facebook, sa Messenger, si Ma'am Jaisel, nakita ko ini-encode niya. And we also have other teachers who are doing their part, no? Makikita mo sa mga kanya-kanya nilang wall, personal Facebook account, they're soliciting for things na magagamit para sa eskwelahan at magagamit na rin para sa mga bata, katulad ng alcohol na ibibigay sa mga bata pag kung sakali man, no? Kung sakaling darating yung time na we have the face-to-face kapag meron ng bakuna. And yung mga gamit na pwede naming ipamigay kung sakaling dumating na magbukas yung klase ay nasa bahay pa rin. So nakita na rin natin sa Facebook wall ng mga kasama nating teachers na gumagawa sila ng mga modules or self-learning kits na ipamimigay sa mga bata, lalong-lalo na doon sa mga estudyante na walang access sa internet o kaya wala silang gadget or walang laptop na pwedeng gamitin para sa distance learning. O kaya meron namang mga sitwasyon na meron nga silang cellphone pero isa or dalawa lang yung cellphone sa bahay, tapos yung nag-aaral ay mga tatlo or apat na magkakapatid. So magkakaroon din tayo ng konting problema doon, but as part of doing our job, we are providing modules para sa mga batang to. Nang sa ganun, lahat, no, sama-sama tayong matututo, sama-sama tayong mag-aaral.
So during this time na may kinakaharap tayong problema pagdating sa COVID-19 at ito ay isang pandaigdigang suliranin na kailangan natin bigyan ng solusyon. Alam niyo po, we may not be considered as the frontliners in this war against pandemic. But we are considered as the frontliners in our long-time war against ignorance. At hanggang ngayon, yan po yung nangyayari. We're doing our job here at our end to give the quality education that every student deserves.